aral sa ikalawang bilang. Handa na ba kayong matuto sa ating araling ngayong araw? Kunin na ang inyong module, lapis at papel. Halina't pinili. Ating pag-aaralan ngayon ay ang pagbabawas ng bilang na may isang digit sa bilang na may isa hanggang tatlong digit na mayroon at walang pagpapangkat. Makikita ito sa inyong Week 2 ng Mathematics Module. Sa araling ito ay lalo pang mapapaunlad ang iyong kaalaman sa pagbabawas o subtraction ng isang digit mula sa bilang na may isa hanggang tatlong digits na walang regrouping at gamit ang regrouping sa pamamagitan ng isip lamang. Mahirap at hindi madali ang pagbabawas o subtraction upang makuha ang kaibahan o difference ng dalawang bilang, lalo na kung ito ay masyado ng mataas na numero. Ngunit, may mga madadaling paraan upang mabilis mong matukoy ang kaibahan o difference ng dalawang bilang gamit lamang ang isip nang hindi nahihirapan. Tingnan ang halimbawa sa ibaba upang malaman at matutuhan mo ang pagbabawas gamit ang isip lamang. Halimbawa, si Mang Lito ay bumili ng 24 na mansana sa palengke at binigyan niya ng tigi-isa ang kanyang tatlong anak. Kaya mo pang tukuyin o alamin agad kung ilang mansanas ang natira kay Mang Lito? Paano mo ito isasagawa? Narito ang paraan kung paano mo siya masasagot. Makikita mo ang 24 na mansanas na binili ni Mang Lito at ang kanyang tatlong anak. Ngayon ay bigyan natin ng mansanas ang mga bata. Ilan ang natira kay Mang Lito? Bilangin natin. 24 minus 3 ay 21. 21 na mansanas ang natira kay Mang Lito. May iba't ibang pamamaraan upang masalo natin mapagtibay ang pagbabawas gamit ang ating isip. Tingnan ang mga sumusunod na halimbawa. Pagbabawas gamit ang isip ng isang digit mula sa bilang na may isa hanggang tatlong digits. Mga halimbawa, alamin at tukuyin ang tamang sagot gamit ang isip. Ang 8 ay ibawas sa 49. Ilan kaya ang sagot? Tama, 41. Ngayon naman, ang 10 ay ibawas sa 386. Ilan ang sagot? Tama, 376. Alisin ang 24 sa 429. Tama ang iyong sagot, 405. Kunin ang 200 sa 648. At ang sagot ay 448. Nasagutan mo ba ng tama ang mga halimbawa? Magaling! Tingnan kung paano sinagawa ang pagbabawas para makuha ang difference na mayroong pagpapangkat. Simulan sa ones o sa isahan. Pangkatin muli ang kailangan. Katulad ito, 155 minus 65. Dito ka muna titingin sa ones place value. 5 minus 5 ay 0. Sunod naman, ang tens o sampuan. Pangkatin muli ang kailangan. 5 minus 6. Pero hindi mo pwedeng ibawas ang 6 sa 5. Kaya, manghihiram ka ng 10 sa kabilang bilang at ang 5 mo ay magiging 15. Ngayon, 15 minus 6 ay 9. Ihuli ang hundreds o sandaanan. Pangkatin muli ang kailangan.
Dahil nang hiram tayo kanina ng 10 sa kabilang bilang para madagdagan yung 5, ang 1 mo ay magiging 0. Kaya 0 minus 0 ay 0. Naunawaan mo ba kung paano kunin ang difference na mayroong pagpapangkat? Oo po. Tayo ay dumako na sa susunod na gawain. Gawain sa pagkatuto bilang isa na makikita sa page 10. Sagutan ng mga sumusunod na bilang gamit ang isip lamang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa inyong papel. Simulan mo nang magsagot. Pwede mong i-pause ang video na ito para masagutan mo ang bawat bilang. Kung tapos mo nang sagutan, i-check mo ang iyong gawa kung tama ang iyong sagot. Narito ang mga sagot. Number 1, number 2, number 3, number 4, at number 5. Nakuha mo ba ng tama ang lahat ng sagot? Okay, magaling! Sunod, gawain sa pagkatuto bilang 2 na makikita sa page 11. Sagutan mo ang bawat bilang na nasa chart gamit ang isip lamang. Hanapin ang sagot sa mga pagpipilian na nasa katapat nito at isulat ito sa inyong papel. Narito ang mga pagpipilian. I-pause mo ang video para masagutan mo ang bawat bilang. Kung tapos mo ng sagutan, narito ang mga sagot. Tingnan nga ang iyong gawa kung nakuha mo ng tama. Number 1, number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. Tama ba lahat ang nakuha mong sagot? Palakpakan mo ang iyong sarili kung nakuha mo ng tama ang mga sagot. Sunod naman ay alamin ang sagot sa mga sumusunod gamit ang isip lamang. Isulat ito sa iyong papel. Ito ay makikita sa gawain sa pagkatuto bilang 3 sa page 11. Number 1, ang 8 ay ibawas sa 49. Isulat mo ang sagot. Pwede mong i-pause ang video para masagutan mo ang bawat bilang. Number 2, ilan ang matitira kung ang 200 ay ibabawas sa 359? Number 3, kunin ang 10 sa 258. Number 4, ang 673 ay babawasan ng 300. Ano ang sagot? Number 5, kunin ang 500 sa 583. At number 6, magbawas ng 8 sa 269. At number 7, alisin ang 400 sa 576. Hanggang 7 bilang lamang ang makikita natin sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Kung tapos mo ng sagutan, narito ang mga tamang sagot. I-check ang iyong gawa kung nakuha mo ito ng tama. Nakuha mo ba lahat ang tamang sagot? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 4 na makikita sa page 11. Unawain ang talata upang masagot ang tanong na nasa ibaba nito. Isulat ang iyong sagot sa iyong papel. Si Anne ay mahilig magbasa ng libro. Isang araw,
Nasa 220 na pahina na siya nang biglang natigil ang kanyang pagbabasa dahil inutusan siya ng kanyang nanay na bumili sa tindahan. Narito ang mga tanong. Sino ang batang binanggit sa talata? Isulat mo ang iyong sagot. Number 2. Anong katangian ang ipinakikita ng batang nasa talata? At number 3, ilang pahina na lang ang kailangan basahin ni Anne kung ang buong aklat na kanyang binabasa ay may 340 na pahina? Maaari mong balikan ang gawain ito pagkatapos ng video na ito. Maraming salamat sa iyo, pakikinig.